Ito po muli si Father Dave sa atin. Di po ba, Father, that we may become a better person today than yesterday. I hope you are well, doing well, getting well. Please stay well. Ano po? Baka nakakalimot kayo, may COVID pa. Ha? Every pandemic takes 3 to 5 years. Ha? Huwag kayong sumama doon sa 6 million na namatay. Ano po ang tanong? Pwede po ba akong makasal sa boyfriend ko na born again? Ano po? Born again. Kung wala pong impediment, ibig sabihin ay binata, ano pa, hindi nyo kamag-anak, ano? Ha? Pwede. Ano po? Kasal sa simbahan ang tinatanong niya, ano po? Kasal sa simbahan Katoliko. Tatlo po yan. Ano po? Unang-una, meron pong kasal between 2 Catholics. Merong kasal between 2 Catholics. Pero meron pong kasal between 2 Christians where one is a Catholic and the other one is not a Catholic. Pwedeng Protestante, born again, ano po. So, sana, well, ano po, hindi yung born again lang. Yung bigla lang, ako born again ako. Ano po, kayo po ay may simbahan talaga. So again, between 2 Catholics, between 2 Christians, that is a Catholic and non-Catholic. Ano po? At meron pong disparity of cult. Isang Katoliko at hindi Kristiyano. Ano po yun? Katoliko at isang Muslim. Ano po? O kaya isang iglesia ni Kristo nagpakasal sa simbahan. Ano po? Hindi po sila Kristiyano. Ano po? Opo, yung iglesia ni Kristo, hindi po yung Kristiyano. Kasi hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ha? Hindi sila naniniwala. Ano po? Ano po ang kailangan? Magpunta po kayo sa parokya ninyo at hingin po ninyo yung requirements. Magpapakumpil ba siya? Hindi. Ano po? So, may mga requirements po between 2 Catholics, between a Catholic and another Christian but not Catholic. Ano po? And meron pong requirements yung Katoliko at hindi Kristiyano. Punta lang po kayo sa parokya ninyo at hingin po nyo ang requirements. Ngayon, may kasal na may misa, may kasal na walang misa. Ano po? Kung parehong Katoliko, ang kasal ay mayroong misa. Pero pwede rin walang misa kung ayaw nila. Yung kasal ng Katoliko at hindi Katoliko pero Kristiyano, pwedeng walang misa, pwedeng may misa. Pero kung hindi Katoliko ang mapapangasawa mo, yung kayo siya at yung kanyang mga kamag-anak na hindi Katoliko ay hindi pwedeng mangumunyon. Yun pong Katoliko at hindi Kristiyano, walang misa yun. Ano po? Ano lang ang requirements? Ano lang hinihingi ng obispo? Nawa ang iyong mga anak ay lumaki ayon sa pananampalatayang Katoliko. You have to remember, my father is a Protestant, my mother is a Catholic. Ano po? But they were married in the church. They were married in the church. So dun po sa nagtatanong, pwede po ba akong ikasal sa boyfriend kong born again? Ang sagot, kasal sa simbahan? Ang sagot ay oo. Ano po? So, magpunta lang po kayo sa parokya ninyo at hingin nyo ang requirements. Muli po si Father Dave sa atin, di po ba, Father, that we may become a better person today than yesterday. Ano po? Ingat po palagi. Ha? Maulan ang umaga. Hanggang alas 8 lang yan. Ano po? Isasara ko na ang tubig. God bless.